Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Jenny. And ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ko ba ginagawa ang pag-i-import ng products gamit ang Alibaba platform. Ayan, before we go ahead sa ating step number 1, make sure to create your account first sa Alibaba, which is for free. Wala pong bayad, kaya pwede na kayong mag-register as we go along with this video tutorial. And disclaimer po muna sa lahat ng bago or matagal na sa channel na ito, I am sharing what I know. I am sharing based on my experience. Kaya if you think meron kayong mga hesitation or doubts, feel free to check other resources as well. Okay? So, start tayo with step number 1. Paano nga ba tayo makakapag-import ng product gamit ang Alibaba? Of course, you have to find a product first and then a supplier. Okay, if you already have an idea kung ano yung product na gusto mong i-import, pero if in case wala ka pang idea kung ano yung gusto mong i-import, then wala rin namang problema kasi this will be a good opportunity for you para makahanap ng products na possible mong pagkakitaan or possible mong i-import papunta dito sa atin sa Pilipinas. Paano ko yan nasabi? Kasi na-encounter ko din po yan during the time na nag-uumpisa pa lang akong mag-import. Actually, meron lang akong isang product noon na hinahanap na gusto kong i-import. But because of doing all the browsing sa Alibaba, sobrang daming opportunity na nakita ko na possible talaga siyang mag-click dito sa atin sa Pilipinas. And yes, kung ang tanong nyo if nakapag-import ba ako ng iba pang products, yes po. I was able to import multiple products na hindi ko ina-expect at all na mag-click. And nangyari lang siya or nagkaroon lang ako ng idea nung nakita ko na siya sa Alibaba at naaral ko po siya. Kaya don't worry if in case wala kayong idea pa kung ano yung gusto nyong product na i-import. Kasi maraming idea na papasok once na nag-browse through po kayo sa Alibaba dahil super super dami ng product na available pagdating sa Alibaba. So, ano ba yung mga pwede nyong gamitin para makahanap kayo ng products? Una dyan yung search tab. Yung search tab is like yung ginagawa natin pag nag-online shopping tayo sa Shopee and sa Lazada, kung saan ini-enter lang natin yung product name and then ini-enter natin yung keywords that relates to that product. So, same thing pagdating sa Alibaba. Para sa akin, user-friendly ang Alibaba. Sa umpisa lang kayo medyo magkakaroon ng adjustment or parang medyo maguguluhan kasi nga nasa ibang platform kayo, pero parang same lang din siya on how we use Shopee and Lazada. It's just so happen na meron lang mga additional information or additional action na kailangan natin gawin since this is an importing process. Manggagaling sa ibang bansa yung product na bibilhin natin. And then another way para makahanap kayo ng product is through the image search. Yung image search actually available din to sa Lazada and sa Shopee. So I think most of us are aware kung paano siya ginagamit. Pero para sa mga hindi po aware, yung image search na ito, you just have to upload a picture ng product ng hinahanap ninyo and then lalabas lahat ng mga products na kamukha ng picture na yon. So, you can take advantage of this feature sa Alibaba if in case hindi mo alam yung tawag or pangalan ng item na hinahanap mo. Pero kung alam mo naman na yung tawag or item, pwede ka nang dumiretso sa search tab. Another way to find a supplier is through the RFQ process or yung tinatawag nating request for quotation. So, kung yung search tab and image search is like the manual process ng paghahanap ng mga product or item, yung RFQ naman is like the automated one. Kasi gagawin niyang mas easier yung paghahanap mo, which is you just have to specify kung ano yung hinahanap mo and then yung mga supplier or seller mismo yung magre-reply sa'yo or they will bid for your business.
Sa RFQ, you have to fill out a form kung saan ilalagay mo lahat ng details ng product na hinahanap mo. Mamaya, run through natin ng mabilis kung paano siya ginagawa sa Alibaba para meron tayong idea or para na-visualize natin kung paano ginagawa yung RFQ. So, RFQ, kailangan as much as possible, lahat ng details ilalagay mo, like customized product ba yung hinahanap mo, ano yung requirement mo if it's customized, and then ano yung target price mo, ano yung quantity or volume na kailangan mo, whether it is a monthly basis requirement, quarterly or yearly basis. Kailangan lahat nandoon. As much as possible, lahat ng details ilagay mo kasi the suppliers will depend on what you have provided. Kung kulang yan, then medyo mahirapan din sila on their part na i-match yung mga requirement mo kasi nga kulang sa details. And tip ko lang sa inyo, make sure again na kumpletuhin niyo yung details kasi yung mga suppliers na yan, especially malalaking suppliers, they will reply to those buyers or customers na merong detailed information kasi they are here for business. And syempre, kung ikaw naman din ang supplier, gusto mo yung talagang interested to get a business. So, dapat clear yung details nyo kasi meron din silang limit sa mga nire-replyan nila. Hindi nila pwedeng replyan lahat ng nagre-request ng quotation. Meron lang silang limit. And syempre, pifilter din nila yon sa mga talagang interested ng business. Run through muna natin ng mabilis yung request for quotation para mas ma-visualize natin siya ng maigi. By the way, I am using my smartphone. Yes, pwede po kayong gumamit ng inyong mga cellphone. All you have to do is download the application Alibaba sa App Store or sa Play Store. So dito, click niyo yung My Alibaba, yung mismong account ninyo, and then makikita niyo dyan yung Request for Quotation. Click niyo yung Request for Quotation, and then lalabas dyan yung post. Click natin yung post. And ito na yung tinatawag nating request for quotation form na kailangan nyong i-fill out. Kailangan nyong magbigay ng details about the product that you are looking for. So, nakalagay dyan product name. So, kailangan mo ilagay yung name or keywords related to the product na hinahanap mo. And then, sourcing quantity. Ilan yung quantity yung kailangan mo. Yung unit of measure, pwede mo siyang palitan depende sa product na hinahanap mo. I-apply mo lang kung ano yung tamang unit of measure na kailangan for that specific product na hinahanap mo. So, ito na yung detailed requirements na sinasabi ko sa inyo wherein kailangan nyong ilagay lahat ng information about that product. Whether it is a customized product, kung customized yan, ano yung exactly gusto mong ipa-customize? Yung fabric ba yan? Yung logo ba yan? Yung mismong style ng item or ng product? Lahat. As much as possible, lagay mo siya dyan sa requirements mo. And then, kung meron kang mga sample, much better kasi magkakaroon sila ng mas clear vision kung ano ba yung gusto mo sa products. Ayan, meron silang upload option dito sa request for quotation na pwede mong gamitin. And then, once ma-provide mo lahat ng details, then that's the time you can click this invite suppliers to quote. After 6 hours, ayan, makikita nyo, within 6 hours, makaka-receive kayo ng mga response from different suppliers. You can receive up to 15 quotes. Pero depende pa rin yan kasi minsan nga, sabi ko sa inyo, meron mga supplier na they filter kung sino yung re-replyan nila based on the information provided. Kasi nga, limited lang din yung pwede nilang replyan. So, that's how request for quotation works. I hope meron kayong natututunan as we go along with this video. Kung meron kayong mga tanong, feel free to comment down below sa ating video. And hindi ko man masagot, I hope yung mga nakakaalam na nandito sa ating community channel could also answer if alam niyo yung mga sagot. Let's say for example, nakakita ka na ngayon ng product and ng supplier sa Alibaba. So ano na yung next na dapat mong gawin. So, dyan papasok yung supplier assessment. Didiscuss ko to sa inyo sa next part video. Ika-cut ko muna kasi hindi
ko siya ma-upload ng dire-diretso. Medyo nahihirapan po ako mag-edit kapag sobrang haba. But anyway, thank you so much for watching this step number one sa ating importing tutorials. I hope matapos nyo, and I'm sure na kapag natapos nyo to, you will be much confident in executing the importing pagdating sa Alibaba. Ayun, please like, subscribe, and comment na din kayo and share nyo sa mga taong sa tingin nyo matutulungan ng tutorials natin. See you sa next video, guys. Thank you so much for watching.